Hello guys, for today's video guys, is papakita ko sa inyo malaki ba talaga ang kitaan dito sa food court business. So, umpisahan ko sa magiging gastos mo. Siguro gagastos ka dito ng materials nasa higit mga 6,000. So, kung ikaw ang gagawa ng sidecar is ganun talaga yung ratio. Pero pag ikaw ang nagpapagawa, sa abot talaga ito ng mga 12,000. Depende kung ano ba talagang gusto mong setup. Gusto mong simple lang. Ganto dito guys. Diba? May idea ko na kung paano. So marami ka ng mga idea. I-research mo lang sa YouTube, sa Google. Kung ano ba talagang magandang forma ng magiging food cart mo. And dito naman sa akin guys. Yung sidecar kasi na to is sinangla sa akin nasa 11,000 and ginawan ko lang siya ng pwedeng paglagyan, pagpatungan ng mga products na binibenta ko. So ayun din guys, plywood lang tapos kahoy, ganun lang yung setup ko. Pabilisan lang kasi nga hindi naman talaga pa matagalan tong negosyo. Hindi pa naman siya palagi talaga na negosyo ko kasi nga may mga iba din akong ginagawa, nag-i-expand pa lang ako or nagka-try pa lang akong mag-negosyo. So dito yan guys. And dito din pala malalaman natin, siyempre magpuhunan ka ng mga nasa 2,000 tapos makabenta ka ng mga 3,000. So may 1,000 ka na income. So malinis na yon. Tapos, kumuha ko ng isang tagabantay, yan si ate. Yan, sinulduhan ko siya ng 200. So, okay naman kasi nagkatrabaho lang naman kami mga 5 hours. Kasi mag-start kami ng 7 to 12 or 11 pag wala na ng tao. And, so far, okay naman. Basta maganda lang yung panahon. Ang kalaban lang talaga sa negosyo is yung maulan. Ba guys? So yung prenda ko pala talaga dito is hotdog, tempura, fishbowl, fries, and juice. And ganun lang kasimple guys. Tapos gumagawa din ako ng BG balls. So susunod siguro ipapakita ko sa inyo kung paano ako ginagawa. And doon ko kinukuha kung magkano yung pinapasuldo ko sa tendera ko kasi nga sulit lang, maliit lang yung puhunan doon sa BG balls. Tapos yung magiging income mo katumbas na doon sa pinapasahod mo sa tao mo. It's ganun lang kasimple guys. And simple yung setup lang to. Tapos may ilaw, may baterya kasi si Papa sa sasakyan namin. Sasakyan, wala pala kami sasakyan. Bumili siya ng baterya sa sasakyan. Tapos yun mo nang ginamit ko kasi nga hindi pa siya nakapagpalaod. Yan ang ginagawa niya. So guys, magiging possible income mo is nasa 800 per day or mas higher pa if marami yung puhunan mo. Mapuhunan ka ng 3,000, tutubo ka siguro ng 1,500 or 2,000. So solid pa rin kasi nga naghanda ka lang naman ng mga gagawin, hindi ka naman nagtrabaho. And above minimum pa rin, di ba? Kaya solid pa rin yung mga pwede mong gagawin sa magiging negosyo mo. So, isip ko lang kung ano ba talagang magandang way, kung ano ba talagang pwedeng mabenta sa lugar ninyo. And sa akin kasi dito, naisip ko kasi nga may mga disco na or may mga peryahan. Tumatabi lang ako sa peryahan. Yung kagandahan nito guys is hindi pa nagdi-demand ng permit kasi nga minsanan ka lang nakikita and gabi kasi to. Buti kung nag-stationary yung tindahan mo, yun siguro hingin ka ng permit. Pero dito guys is ng sidecar lang naman and wala ka pa namang pwesto talaga na kung saan ka namamalagi. Kaya sulit pa rin siguro pag ganito lang yung ginagawa mo. Yun lang guys, siguro salamat sa mga nanood sa video na to and sana may marami kayong nalaman. So madali lang talaga gawin yung mga sauce and ganun so far. So, marami pa rin dito sa YouTube. So kung nakita mo to, sana napanood mo to hanggang dulo para may idea ka kung paano ba talaga gawin ang isang negosyo. Para katulad ko, nag-uumpisa pa rin. And sana makatulong tong video na to para may malaman ka. Yun lang. God bless.